Ikaw ba naghanap ng mautangan online na nag-alok ng malaking halaga kahit na ikaw ay first-timer borrower? Ayan, tamang-tama itong bagong platform dyan sa Google Play Store. Ang ibabahagi ko po sa inyo dahil dito nga po is nag-approve siya ng 10,000 pesos kahit na ikaw ay first-timer borrower at kahit ikaw ay merong credit history. 90 days to pay and very low interest. As long as meron kang stable income, meron kang isang government valid ID, isang active cellphone number, residence ka from Philippines, and 18 years old in above, ikaw ay qualified na sumubok na mag-apply dito. Wow. Huwag mo na munang basta-basta i-download or i-install ang platform na ito hanggat hindi mo napapanood ang video na ito hanggang dulo nang sa gayon dito pa lang is magkaroon ka na po kagad ng idea and advance information kung ano nga ba or paano nga ba yung sistema ng pagpapautang ng platform na ito. And makita mo na muna dito ano-ano nga ba yung mga deductions niya dito. And dito pa lang makita mo na kaagad how long yung repayment period na ibibigay nila doon sa loan approval mo. So bago tayo mag-proceed, kung bago ko pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang bell button dyan para naman lagi kang notified sa mga utangan moment dito sa aking channel. Disclaimer na muna, so hindi ko po ito pinopromote at hindi rin po ako ahente ng platform na ito at hindi ko rin po kayo ini-encourage na utangan ang platform na ito. So ang decision ay nakasalalay pa rin po sa inyo kung utangan nyo pa rin po ba ito or hindi. So ang tinutukoy ko nga po na platform ay si Instant Loan Online Easy Loan. So product po siya ni Microdot Lending Corporation. Under Securities and Exchange Commission naman, with registration number 62019512 87 and then with Certificate of Authority number 2921. So, product information nga po niya dito is loan amount niya starting from 2,000 up to 30,000. Loan term 130 days up to 360 days. So annual percentage rate is 10% up to 24%. So no hidden fees, transparent fees. Start mag-apply dito kay Instant Loan. So, kailangan nga po natin itong i-install po sa ating mga cellphone. After po niyan, makikita niyo yung permission statement. So, humingi po sila dito ng permission to access your phone. Click lamang po ninyo itong confirm. Or dito nga po, kailangan niyo pong mag-sign in or mag-register using your cellphone number. And after po niyan, bubungad po yan dyan ang kanila pong pinaka-homepage. So, dito nga po up to 360 days loan term. So, click lamang po natin itong apply. So, fill up na po kaagad tayo dito ng personal information po natin. So, including po yung full name, gender, birthday, permanent and current address, and yung educational background nyo po. Pangalawa nga po yan dyan is hingiin yung work information po ninyo. So, dito hingiin yung profession, how long you have been working, and monthly salary or income po ninyo. Third nga po dito is hingian kayo ng emergency contact. So, dito nga po is 50 contact person ang hinihingi po ni Instant Loan. Including po yung relationship, full name, and then yung cellphone number ng contact person na ibinigay ninyo. And hihingi rin po nila dito yung credit standing po ninyo. So, may mga questions sila dito. Sabi dito, is it overdue in the past month? So, next po is maximum overdue in the past month. And third po, natatanungin nila, total borrowing in the past month. And fourth is the number of loans in the past month. So, dito nga po, kung meron kayong credit history, kailangan nyo po ditong ilagay para po makaproceed po kayo doon sa next steps. Or kung wala naman po kayong credit history, or pwede nyo naman po itong lagyan ng not applicable para makapagproceed po kayo sa next step. Diyan hingyan po kayo ng ID information. So dito, allowed ID nila is humid ID, national ID, SSS, TIN number, passport ID, driving license, postal ID, voter's ID, and health card. So, mamimili lamang po kayo. So, last nga po dito, isingian po kayo din ng bank information. So, allowed naman nila dito ang e-wallet and then bank transfer. So, mamimili lamang po kayo dyan and then click lamang po itong apply now. So, ayun na nga po, bumungad ka agad yung instant loan. So, quota range is 500 up to 40,000 pesos. So, reference interest rate is 0.80%.
Term niya is 180 up to 360 days. So, click lamang po natin itong apply. So, dito nga po lumabas kaagad na mayroong kaagad ng approval na 10,000 pesos. So, malaki. Loan details. So, loan amount 10,000. Loan term is 90 days. Payment amount 9,992. Service fee is 8 pesos. Interest niya is 720. Date of application is May 20, 2024. And yung due date po nito is August 18, 2024. So, 90 days nga po yung repayment period ng inday niya. So, ayan, pag-isipan nyo na po kaagad kung okay na ba ito sa inyo. Dahil ito is medyo maliit nga naman talaga yung interest niya dito and then yung service fee. So, click lamang natin po itong apply. So, ayan nga po, so makikita natin reviewing. So, your application is being submitted. Please be patient. So, nagre-review po siya. So, after po yan, after a while, so, ayan na nga po yung lumabas is successful. So, 10,000, date of publication is May 20, 2024, loan term 90 days, payment amount is 10,000, service fee 8 pesos, and interest ka po niya dito is 720. So, ayan na nga po, malinaw po na pinakita nila dito na mataas nga talaga yung first loan approval na binigay nila dito for 10,000 pesos. So, 9,992 yung receivable amount and then yung interest niya lamang po is 720 and then yung service fee niya is 8 pesos. So, napakababa nga naman po mga lalabs ko. So, it's up to you na po or decision nyo na po yan. Pag-isipan nyo kung gusto nyo bang i-grab or kung gusto nyo bang subukan na utangan ito si instant loan. Dahil dito is pinagkita naman nila yung details of loan. Para sa akin, okay naman po siya na utangan dahil po is low interest and then low service fees. Okay po siya para sa akin dahil low interest and service fee niya po is low service fee din and malaki po yung marireceive ko dito na amount. Wow. Kaya para sa akin is okay po siya. So, ayun na po muna mga loves ko yung review natin dito kay instant loan, maganda siyang utangan, low interest and then low service fee at malaki po yung loan approval na binigay niya as a first timer borrower. So, it's up to you na po or decision nyo na po yan kung susubukan nyo rin po itong utangan or hindi. So, ayun na po muna mga loves ko yung vlog natin for today. So, sana po nakatulong, nabigyan po kayo ng idea kung paano nga ba, yung ano nga ba yung sistema ng pagpapautang dito ni instant loan. So, thank you for tuning in for now, mga lalabs ko. God bless. Bye-bye.